Magandang araw sa ating lahat, mga boxing fans. Saan man paano kayo nandigdig na ron, dito na naman tayo sa another episode ng ating Bad Ratlis Boxing Channel. No? Pag-usapan natin ngayon yung mga sinabi ni Bradley, Tim Bradley, tungkol sa mga PBC fighters na takot daw na labanan tong si Terence Crawford. No? So bago natin pag-usapan yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mangyaring mag-subscribe ka na, pakipindot mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mundo ng boxing. Okay, no? Pagkatapos nga nung laban ni Terence Crawford, laban dito kay Mean Machine, ay agad na nagwawala to si etong si Tim Bradley sa pagsasabi na lahat daw ng magagaling sa PBC ay dapat daw lumaban na rito kay Terence Crawford dahil siya naman daw ang pinakamagaling sa na welterweight sa buong mundo, kaya kinakailangan magkaroon daw sila ng suotin na raw nila yung kanilang big boy pants at pumunta sa dito makipag-usap kay Terence Crawford para labanan ng kanilang best welterweight champion, no, na si si Terence Crawford, no. Hindi ko maintindihan kung ano yung gustong palabasin ito ni Tim Bradley, no, na porket hindi wala makalaban na marquee player, marquee boxer, marquee name tong kanyang tinataguri ang superstar na si Terence Crawford. Bakit mo pipilitin yung PBC? Parang pinalalabas pa na lahat ng PBC fighters ay takot lahat dito kay Terence Crawford. Wala naman natatakot kay Terence Crawford. Panay mga boksingero yan at mga superstar. Nung panahon nga na si Manny Pacquiao ang top ng top rank, wala rin naman natatakot kay Manny Pacquiao. In fact, na-attract pa ni Manny Pacquiao kahit mga hindi top rank fighters, no? Okay, tignan natin yung sinasabi ni Timothy Bradley. Sabi nga ni Andy Garcia, napaka-ipokrito naman ni Timothy Bradley, samantalang noong panahon na siya ay nagbaboxing, buong panahon ng pagbuboxing niya, lahat yan ay nilaban niya lang sa top rank. Wala naman siya nilabanan outside ng top rank, eh. Ayon pa kay Danny Garcia, kung masyado rin siyang concern at wala nakakalaban na may pangalan to si Terence Crawford, di mag-unretire siya, di ba? Mag-unretire siya, labanan niya si Terence Crawford para magkaroon. Hindi problema ng mga PBC fighters kung wala siya lang mailaban, eh. Problema nila ng top rank. Ang top rank ka may problema na walang mailaban kay Terence Crawford. Bakit PBC ang sinisisi niya? Samantalang ang PBC, naglalaban-laban naman yung mga magagaling na boxer sa PBC. Hindi pa ba magaganda yung mga laban ng PBC? Pacman versus Turman, Errol Spence versus Porter, lahat na nalaban nila, eh. Ang gaganda na, eh. Dahil narin sa kanila yung mga malalaking pangalan. Kung matatandaan natin, yung top rank, yung nariyan sa kanila yung mga pangalan din. O nung nariyan pa, tignan nyo, ha. Yung top rank din naman nung kapanahunan ng top rank, yung golden days ng top rank. Sila din naman naglalaban. Tignan nyo yung mga laban. Pacquiao versus Morales. Tatlong laban, di ba? Pacquiao versus Barrera. Dalawang laban. Pacquiao versus Marquez. Apat na laban. Pacquiao versus Bradley. Apat na laban. Di ba? Panay top rank din yung kinakalaban, naglalaban-laban. So, ilan laban na yun? Teka pala muna. Tapos, meron din sila na a-attract ng mga hindi taga-top rank. Di ba? Tapos, dagdag mo pa rin. Pacquiao versus Margarito. Top rank din yun. Pacquiao versus Cotto. Top rank din yun. Tapos, may mga laban pa na Pacquiao versus Hatton. Pacquiao versus Mayweather. O, teka lang pala muna. Ayun pala. Yung na-realize lang natin
na nung panahon ng golden days ng Top Rank, ang wala na sila ngayon na hindi ma-duplicate nito ni Terence Crawford, yung Pacquiao versus, wala na silang Manny Pacquiao. Yun yung ibig sabihin lang nito. Kaya mo sinasabi, di ba, lahat ng malalaking laban na naganap sa Top Rank, Lolo Bob Arum at Timothy Bradley, lahat yun, ilan laban na yung binanggit natin? Lahat yun, halos 20 na yung binabanggit natin o mahigit 10 na, panay-involve pala yung pangalan ng Pacquiao. Hindi yung PBC boxers ang problema ni Bob Arum at ng Top Rank. Kasi noon naman may mga boxer na hindi Top Rank na lumalaban kay Manny Pacquiao. Diba? Shane Mosley, ang taas nga ng tungkulin niya sa ano eh, sa Golden Boy. Mismo si Oscar De La Hoya o Golden Boy president pa yun, hindi rin naman Top Rank yun, lumalaban kay Pacquiao. So ang susi pala ni Bob Arum para siya may mga malalaking laban noong araw, isang pangalan lang, Manny Pacquiao lang. Yun yung nawala sa Top Rank. Hindi yung mga PBC si inyo, bakit wala? Kasi nasa PBC na si Manny Pacquiao. Ibig sabihin, dito na nagkakaroon ng tournament si Manny Pacquiao. Yung right to face Manny Pacquiao, narito na sa PBC. Wala na ron sa Top Rank. Kung titignan nyo nga naman pala, no, ang laki pala ng iniakyat na pera nito ni Manny Pacquiao dito sa Top Rank promotion. Diba? Lahat pala ng malalaking laban nila recently, panay Manny Pacquiao involved. So, ibig sabihin, yun yung nawala dito sa Top Rank. Hindi yung meron kang pinopromote na Terence Crawford na ayaw labanan ng mga ibang boxer kasi naduduwag. Nung araw, meron kang Manny Pacquiao na nag-uuwi sa'yo ng pay-per-view na million-million. Nagpe-pay-per-view ka ng million-million. Kaya lahat ng boxer na-attract nito ni Manny Pacquiao. Pero dahil tuso ka, Bob Arum, lahat lang ng laban ni Manny Pacquiao dito lang sa Top Rank. Kahit hindi ka taga Top Rank, kung gusto mong lumaban kay Manny Pacquiao, dito ka lalaban sa Top Rank. Yun yung formula na gusto mong gawin kay, ano, eh, kay Terence Crawford. Yun yung gusto mong gawin kay Terence Crawford, na walang ma-attract si Terence Crawford dahil walang pera kay Terence Crawford. Dahil si Terence Crawford, dalawang pay-per-view na siya yung namuno, parehong flop. Ang ibig ko sabihin, Lolo Bob, Timothy Bradley, at lahat ng taga-Top Rank, ang nami-miss nyo na gusto, hindi yung magaling kayo magaling na promotion yung Top Rank eh. Kaya gumaling na promotion yung Top Rank dahil sa isang pangalan. Diba? Manny Pacquiao versus the rest of mga boksingero. Kaya ka merong malalaking laban sa Top Rank. Yan yung ginawa mong formula, gusto mong gawing formula kay Terence Crawford na hindi mo nagawa dahil hindi siya nagngangalang Manny Pacquiao. Okay, para patunayan lang natin, ano ba yung nangyari kay Manny Pacquiao at Terence Crawford? Diba? Gusto ni, ang tingin ni Bob Arum, tumatanda na si Pacquiao, kinakailangan niya ng palitan. Pasensya na yung mga alam na pong tsorya na to. Kinakailangan niya na ng bagong superstar. Ito yung Terence Crawford, no? Pero instead na ilaban niya kay Pacquiao para matira matibay, takot siyang ilaban to kay Pacquiao dahil tatalunin lang to ni Pacquiao. Asan, wala na siyang future. So, ang ginawa ni Bob Arum, idinayo si Pacquiao sa Australia, nilaban kay Bob Horn, Jeff Horn. Pagdating sa Australia, alam na natin na ganap, panalo dapat si Pacquiao, pero sa mga judges, talo siya. Yung tumalo kay Pacquiao doon sa Australia na si Jeff Horn, dinala niya sa Amerika, hoping na sumikat yun dahil tinalo si Manny Pacquiao at ilalaban pala sa kay Terence Crawford. Sabihin natin,
parang ano naman yan, parang drama naman yung sinasabi mo. Eh, ganun yung naganap eh. Pwede naman palang dalhin niya si Jeff Horn sa Amerika para ilaban sa kanyang boksingero, pinakasikat na boksingero at that time, kay Manny Pacquiao. Bakit hindi niya ginawa? Diba? Kinakailangan yung pinakasikat na superstar ng boxing noon, active, dalhin niya pa sa Australia para dun matalo. Pero bakit nung natalo na si Pacquiao dun, hindi niya dinala rin si Terence Crawford? Dinala niya na ngayon tong tumalo kay Pacquiao dito sa Amerika para labanan ni Terence Crawford. Diba? Yun yung pag-iisipan niya. Okay, yan yung nangyari. Tapos, after niyan, inaaya ni Manny, eto, hindi natin kayang patunayan, pero alam natin na naganap. Inaaya ni Bob Arum itong si Manny Pacquiao na maging undercard neto ni Terence Crawford. Diba? Yun yung ginawa niya kay Manny Pacquiao na hindi na kayang sikmurain ng lahat ng mga boksingerong. Lahat ng tagahanga ni Manny Pacquiao, miski si Pacquiao mismo, kaya siya ay nagsarili at nakipag-deal na siya kay Al Haymon ng PBC. Okay, ngayon mo sabihin, ngayong maliwanag na sa atin yung naganap, so ibig sabihin pala, yung top rank noong araw, hindi naman niya ginagawa yung sinasabi niya ngayon na lumipat para labanan nyo. Bili mo yung aya ni Timothy Bradley. Magsuot kayo ng big boy pants at pumunta kayo rito para labanan si Terence Crawford. Sino siya para labanan? Isang mean machine na hindi kilala anong muntik na siya mapabagsak. Eh kung baka yung nilabanan niya, isa sa PBC fighters eh. Tatutuluyan na siya. Kung sa totoo lang, magtotohanan lang tayo. Sa tingin nyo ba, kung si Pacquiao yung tumama na yun, ano mangyayari kay Terence Crawford? Hanggang dito na lang mga kapatid.